Pinoy firearms instructor na gunsmith din naman. Tayo ay nakapokus muna sa mga tutorial natin. Yung mga nakaraang lesson natin, sana napanood ninyo sapagkat ito ay step by step para kayo ay maging ganap na gunsmith o maging maganap na machinist. Sapagkat hindi naman po pwedeng bigla tayong magtuturo ng mga bagay na mahirap unawain. So, ang aking pagtuturo ay step by step. Dandahan. So that you can remember and understand what I am teaching. So, some viewers request to speak English. So, I will mix maybe. So, our lesson for today is about plate machine operation. So, okay. Babati muna ako. Lalatigit sa mga FW na mga tinatawag na buhay na bayani. Saan man panig kayo ng mundo, sana tayo ay malakas ang pangatawan, ligtas sa mga kapamakan, lalo tigit sa kumakalat na pandemya. So, binabati ko rin ang aking mga followers. Maraming salamat sa inyo lahat. Please share ninyo para marami pa ang makaalam ng ating advokasya na magturo ng gunsmithing, late operation, firing. Yung pagpapiring natin, gagawa ko ng video. Maybe yung Quick Change Magazine ang next kong topic. So, dito muna tayo sa ating lesson today. At tuturo ko sa inyo ang napaka-basic na pamamaraan ng paggamit ng lathe machine. So, umpisa muna tayo sa turning, yung pagpapatalab, kung paano ito tumatalab, at pagbubutas, pagbabarina. So, maybe some of our followers or viewers has a background already on this machine. But to those who are beginners, let me introduce to you my multi-purpose machine. This is a 3-in-1. As you can see, there is a milling head which we can perform only also milling. This is the chuck, or we can call it head. And here is the switch button. This is on how to start. This button is power on. This is our monitor. So when we start, it will begin rotating slowly. If you want to increase the, this is the guard, the speed. We have an arrow here going up, and we can see 390 revolution or RPM, revolution per minute. If we will increase, 400. If we will decrease, this arrow. Okay? To stop, this is a stop button. And if you want to reverse the rotation, push this one, and start again. So, it reverse revolution, reverse RPM. Okay? Want to stop again? Stop. So this is the switch button operation. Okay. Now, I will not teach you everything today because you will not understand and you will not remember some of those. We will tackle only what is important in basic operation. So, I have this piece of metal.
And I want to fit this metal inside, which we call the sleeving. So, in sleeving, it means the small materials will increase the diameter by putting a sleeve. So this is our sleeve, we will make it a bigger diameter. So what we will do is, we will put this on the chuck. This is the universal chuck. I will explain you later what is independent chuck. So this is very easy to center. Once you tighten it, it will be on the center. So now, I would like to drill this one, make a hole on this metal. So what we will do is we will remove this first. And we will install the tool bit. This is the tool bit and the holder. This is the holder. This is the tool bit. So we will put this here. And we will be sure that the tool bit will be on the middle or at the center of this material. So we will put this tail stop. And you, did you see? Okay, here. We have some foreigner viewers, so I am trying to speak English. Even my English is not good, at least I am trying hard. So, as you can see, this is lower. This is the center. This point will indicate the center. So, we need the tip of the tool bit will be at the center as well. So, what we will do is we will put the spacer on the bottom. So, it will make higher. So, this is what I want to do. Okay, lalagay ko sa ilalim para masinter. Okay. As you can see now, the tip of the tool bit is aligned on the tip of this tailstock. And so this is the follower tailstock. So, ikita na natin. Okay. So, I think a little let's check it out. It is little bit higher, so we will remove one spacer. I will remove one spacer.
Okay, let's check. Okay, I think it is okay now. Should be secured. Now, what we are going to do now is we will drill here, but we need to drill first and use this center drill. Okay, so we will change this tailstock by drill track chuck. We'll remove this and we'll put the drill chuck. Then we'll put the center drill. Why the center drill is very important? To be sure that our drill will be on the center or middle, because if not, it will we call it, it will dance. It will not on the center. After that, I want you to know the operation of this carrier. So this is on how go forward and backward. Okay, use for turning. And this is the cross speed. Okay? And this is the cross speed. Yeah. Cross speed. It will go forward and backward. Cross speed. This automatic, I will teach you this later. Maaring makukonfuse kayo. So, yung munang napaka-basic na operation ang gagawin natin. Kasi, kung ituturo ko lahat sa inyo ng isang beses lang, malamang wala kayong matatandaan. So, ganyan ako magturo. Hindi ko ituturo lahat at hindi muna tayo gagamit ng automatic. Puro manual muna. Para sa tinatawag natin na familiarity. So, i-replace natin itong end nito at yung center ay ilolocate natin, patatalaban natin for the center drill. So, we will use this right hand sharp. Okay, now double check. Okay, reverse. The rotation is reverse, so we will push this one. Okay, and then that's good. Okay, now this is the cross feeding. This is the adjustment of the angle of the tools. Okay, tool bit. Look at my hand. Now, okay.
if your materials is overhang, do not feed too much. Okay? Just little. Do not feed too much. Just remove only little by little. Okay, you can use also this to feed, okay? Now we will mark the center. We will mark the center. Okay, that's the center. And now, we will push the tail stock up to there. And we will lock it so it will not move. Yes, this one. Ito yung nagpapatalab ng barina, ito. Ito, napaka-basic nitong ating pinag-aaralan ngayon. Hindi naman tayo po pwedeng palakdaw-lakdaw. You are lucky because I took it in the university, Piatti University, in 1 year. 1 year course. Late machine operation. Okay. Now, more. Okay, let's check it out and clean it. Now this is what we call the center. This is what we call the center. Now, what we are going to do now is we will make this smaller, this diameter. So, this is overhang. We need to we'll use this tail end or tail stock to prevent this for chatting. Or vibration. Okay. Yeah. This will protect
4 vibration while we are machining this outside diameter, because this is very long. Okay. Now, we will use the sharp bit thread. We'll use the sharp bit thread tool bit. Okay, sorry for my English, because some viewers requested me to explain in English. They want to learn also. I know Filipino can understand English very well. Okay, now we will put a mark on here, so we will know where will be gonna be machine, or we will stop. Okay, we mark it. We'll machine up to that mark. Now, lift your tool bit. That indicate that your tool bit start peeling. Okay. Now concentrate on this. You have to remember the forward and backward rotation of this lever, cross lever. Okay. This is the going backward and this is going forward. Okay. So you have to remember this. This one will be on the 30. Now we will add 5 lines. Okay. If you want to more, okay. And start. Now, I will not teach the automatic. Why? Because when you are beginner, you have to be familiar and you have to know the control by your hand. You have to control by your hand so you can see if it is rough. You can see if it is rough or fine. Maybe next time I will teach you the automatic procedure. Importante na alam ninyo ang control nito.
So dapat masanay ang inyong kamay. Tinatawag natin na muscle memory sa pag-control ng pag-feeding. So, lalagyan natin to dito para makita ng lahat. Anak nga. So, dumating na siya doon sa ating marka. Dumating na siya doon sa ating marka. Po, pwede naman tayong kung alam natin na malaki pa ang ating babawasin, if the diameter is too much big, we can reverse the direction of this. Now, we will add I am doing this manually by rotating this on the opposite direction. Now, the first we did is a forward, and now we are doing the backward. Okay? Or the reverse. Napaka-importante na kontrolado natin ang galaw. Ang galaw nito. So, hindi muna tayo nag-automatic. Kinokontrol natin siya. Para maging familiar tayo sa machine. Mas prepare ko ang manual kasi napapabilis ko. Kung gusto kong pabilisin, mapapabilis mo. Unless the automatic set is very slow. But the yung ano ng kanyang talim ay fine. So what I'm doing is I'm doing first manual and the finishing is automatic. What I'm doing. Right now, we are doing the manual operation. Okay? Okay. This is not the final diameter. I just show you how it works. Okay? So, para hindi kayo maboring, let's go to drilling. Okay? At least nalaman na ninyo kung ano ang papel nito. Kung anong papel nito.
at papel nito. Ito ang nagbibigay ng feeling o pagpapakain. Okay? At ito naman ang siyang nagpapantay. Okay? So, let's go to drilling. Palitan natin ito ng chuck na pang balena. Okay. Ang pagtanggal niyan, just turn and turn until this one will disengage. Okay, ang part na ito ang tinatawag na tail stock. So, ito na. Ikakabit na rin natin ito dito. Okay. Actually, gusto ko muna siyang butasan ng 10mm na barina. Pero hindi ka kaagad natin siya mabubutasan. Nahihirapan tayo. Nahihirapan ang machine. So, gagamit muna tayo ng for the start is smaller diameter. And because this our material is very long and ordinary tool drill bit will not go through. So we will use the longer drill bit. Okay. I would like to explain to you that there is, you can see the measurement here on so you will know how far or how deep the drill go. So we'll secure the drill. There is a zero marking here. And after that, put this on zero. We will engage the drill here. And after that, we have this tail stock so it will not move. Okay, okay. Now we will start again the machine. RPM. Okay, let's put 350. Okay, 340. So, what we're gonna do is we'll start drilling. This one is on rest. Nag-chatter siya. Gamitan muna natin siya ng maliit. Para hindi siya mag-chatter. Nahihirapan siya. So, ganyan lang. Huwag agad natin kutorsahin yung makina. Gamitan muna natin siya ng maliit na drill. Yan.
So ito lang muna ang ituturo ko sa inyo kung paano ang pagdi-drill. Mag-umpisa muna tayo sa maliit na barina kasi kung malaki kagad ang gagamitin natin mag-chatter, magba-vibration at maliit lang yung ating machine, so huwag natin pupursahin. So itong procedure na ito, marami kayong magagawa. Ang importante lang, what's important here is you know how it works and what is the operation. Kung paano natin ito ino-operate. Yun ang importante. Pag after you know about that, pag natutunan na ninyo yan, kayo na ang bahala kung ano ang gusto ninyong gawin. O pwede kayong gumawa ng bushing, o pwede kayong gumawa ng sleeve. Did you know that all the parts, most of the parts, was done in lathe machine? So I am thinking, how it invented at paano ito, sino gumawa ng unang torno? So ito na yung mga ano na, kumbaga yung mga modern na. So makikita natin siya dito. Sa reading dito na kung ano nakalalim, siya ay nasa 100 mm na o nasa 1 cm ang lalim. Kasi meron siyang reading dito. Kung makikita ninyo siya dito, yun. Makikita ninyo ang reading doon. Makikita ninyo kung ano na ang lalim niya. Kumbaga, ma-approximate ninyo ang lalim niya. Basta't nag-umpisa kayo, ilapat ninyo yung dulo ng barina at ilagay ninyo ito sa zero. So malalaman ninyo kung anong lalim na ang inyong narating ng barina. Okay. So ang natutunan ninyo sa akin ngayon, paano magpatalab? Paano magbawas ng diameter sa pamamagitan ng manual operation sa pagsisit up ng tool bit. Actually, ginamit nating tool bit ay ordinary. Hindi tayo gumamit ng carbide. Ito po yung carbide tip. Gumamit lang tayo ng ordinary kasi mga baguhan pa tayo. At mararamdaman natin dito kung gaano ka, kung tumatala ba o hindi tumatala yung ating barina, at makikita rin natin doon kung may lumalabas na mga kinain na bakal o chips. Okay. Pag malalim na, ililinisan natin, i-atras natin, i-release natin ito, i-atras natin dahil ito ay napupuno ng dumi. Okay, napupuno ng bakal na chips. At atin din itong mabasay ng langis para hindi siya ganong magkamiro ng friction o mag-init. Okay, halimbawa lang na gusto natin siyang gamitan na ng malaki. I-atras ulit natin siya. Napaka-importante nitong ginagawa natin procedure na ito sapagkat
kung kayo ay hobbyist, kung pwede kayong mag-draw yung mga baro ninyo, eh gawin ninyong bull, kung pwede yun. So, ito nang mahaba ang gagamitin natin. Para lumampas na siya. Okay. Mabilis na siya pagka napatalabanan ng maliit. Okay, halimbawa at gusto natin ng mas malaki pang balina. Halimbawa na, at pasalin natin ito. Halimbawa gusto natin ng 10 mm na balina. Talagay lang natin yung gusto natin balina na gamitin. Ganito yung pagkagawa ng mga bushing, mga slip. Kung gusto natin isliban yung mga barrel, gawa tayo ng mga bushing. Ganito yung... Ito yung procedure niya. Okay, hanggang dito lang muna yung ating pagtuturo. At ang mahalaga, may natutunan kayo. Hanggang dito lang muna yung ating pagtuturo. Kasi masyado kayong may inip at nakalive ito, hindi natin pwedeng makat. Eh, medyo matagal-tagal lang ubusin natin oras. Kung didiretsuhin natin, kung didiretsuhin natin butas yan, okay, oh, parang baril na. So, ganyan ang pamamaraan ng basic na operation ng lathe machine. Actually, napakadali ito. Bakit itinuro ko sa inyo yung una, yung mga paggamit ng mga instrument, yung mga pagsusukat, doon muna tayo mag-umpisa. Ngayon, pag natuto na tayo noon, kasi paano ka makakagawa kung hindi ka marunong sumukat o hindi ka marunong
gumamit ng mga micrometers at saka nitong mga itong mga clipper na ito, itong mga burner caliper na to. Paano ka makakagawa? So importante, masusukat mo siya. Okay? Masusukat mo yung outside diameter niya at masusukat mo rin yung inside diameter niya. Okay, ito ang pansukat ng inside diameter. So, ayan, 10mm yung ginamit natin barina. Ayun, yung 10mm yung ginamit natin barina. So, makikita natin doon. At, makikita rin natin kung anong haba ng ating butas. Okay, ito naman yung gagamitin natin na pangsukat ng lalim ng butas. So, ilalagay lang natin ganun yun, tapos ay ipupus natin. Okay, pag sumagad na, so makikita natin dito na 32 millimeter or 3.2 millimeter, 32 millimeter yung lalim. So, importante na natuto tayong bumasa nito, natuto tayong gumamit nito. Pagkatapos, saka natin ito i-apply. Yun yung sinasabi ko sa inyo na demonstration muna. Hindi po pwede yung nag-operate ka kaagad na tayo nito, eh hindi pa naman kayo marunong gumamit nitong mga pansukat. So, babalik pa tayo. Eh, nakakalito. Mas maganda yung natuto muna kayong gumamit nito. Alam ko, I know, some of you has a background already. Maybe some of you knows how to operate this. But I am teaching to those beginners. To those beginners who wants to learn to operate this lathe machine and want to make and who is interested in making parts. Kahit anong parts magagawa ninyo dito. Kung mapapag-aralan ninyo ito. Kaya ito yung tinuturo ko sa inyo ng libre. This is free. So, this is your warehouse instructor na gunsmith din naman. Sana yung tinuro ko sa inyo. Ganun lang yun. Hindi ko na tinuloy yung I did not continue. Because we will consume time the same procedure. At least you know the procedure, you can go on. If you are hobbyist, you can buy, and if you have money to buy this machine, maybe you will not believe yourself when you finish something and you do something. Actually, I did not expect that I will become a gunsmith and work in abroad. Because I start only in our small shop in Pirmalayan, Oriental Mindoro. Shout out to our working mayor, Aristeo Aris Baldos Jr. I remember when he's a small boy, he used to come with me to fix his gun. Now he is a mayor. How old am I now? So, shout out Mayor Aris. Hope yung ating mga COVID patient ay okay naman. At papasalamat din ako sa iyo na nung nagka-problema yung aking pamilya dyan, nagkamiro ng COVID, yung natulungan na magamit yung ating ambulansya dyan. So, I salute you, Mayor Aris Baldos. So, yan ang aking istorya. Kaya, yung aming maliit na shop, doon ako natuto. Kaya ako naging ganito. So, hindi kayo magiging magaling kung hindi kayo magpa-practice sa umpisa. At hindi rin kayo matututo. If you are not interested, you will not learn. Believe me, believe you. If you are not interested, you will not become a successful gunsmith. But if you are a hobbyist, it's okay. Hobby ninyo,
na gumawa ng something, you want to modify your firearms or anything, this machine is the best. 3-in-1. So, this is your Pinoy Gunsmith. Nagpapasalamat sa inyo lahat na nakasubaybay sa akin. Sana ay i-share ninyo ito para may marami pa diyang interesado. At kung panonorin ninyo ang aking mga video, please huwag ninyo skip yung ating mga ads. Sapagkat nag-iipon tayo ng pera para pag-uwi ko sa Pilipinas, may magastos tayo sa pagpunta sa inyong mga probinsya. So sana may natutunan kayo lahat. Sa akin, ang susunod nating gagawin dito ay yung boring. At yung tinuro ko sa inyo na pagbo-boring, dito natin gagawin. At yung kung papaano natin ito eksakto ipapasok dito ng may ito kung paano natin ito ipapasok dito, yung tinatawag natin na may type, ipapasok natin ito dito ng may pit. Ang problema natin, wala tayong press machine, pero gagawa natin ang paraan yan. Ipapasok natin ito dito para ito ay lumaki. So napaka-interesting itong pagagawa ng ganito. At kayo ay may matututunan. Sabihin ninyo na gano'n lang pala, simple lang pala ang pagagawa nun. Napakadali lang. Eh, gumagastos kayo minsan, bumabayad kayo ng mga 3,000, 5,000. Eh, gano'n lang pala yun. So, alam ko, I know some of you are interested sa gunsmithing. Some of you texting me, sending me messages that they want to learn. So that's why I try to make a video like this in live. Because in live, it is actual, no cap. And you will, I can explain more. So, next time, I will teach you the automatic method of this machine and boring and using boring bars. So, we will enlarge the hole of this. Okay? Sana ay kapulutan ninyo ng aral ng nakadagdag ng kaalaman sa inyong ating pagtuturo. Yan lamang ay basic pa yan. Kasi kung ituturo ko ng biglaan sa inyo, mahirapan kayong maintindihan, lalo yung mga beginner. Yung iba, marurunong na talaga. Okay? Marurunong na. Yung mga baguhan talaga na ngayon lang nakakaalam ng ganyan, dadaan-daan na natin ang pagtuturo, hindi natin dapat biglain. So, magpapaalam na muna ako. Malapit na rin tayong mag-isang oras. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Huwag kayong mag-alala. Yung ating airgun, nandyan lang, naka-standby. Kumukuha lang ako ng tamang chimpo para ipakita sa inyo. Tapos na yun, puputok na. Unfortunately, hindi yung pinapayagan ni YouTube na gumawa tayo ng mga creation, pagagawa ng mga ganon. Kaya nga yung pagtuturo ko parang in general. Tuturo ko ang operation, pag-operate, pagagawa, paggamit ng machine, paggamit ng measurement tools, measuring tools, at kayo na ang bahalang gumawa ng gusto ninyo. At least, alam ninyo i-operate at alam ninyo gawin kung ano man ang gusto ninyong gawin. So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, nag-aspect din naman. Masaludo sa inyo, sa lahat ng mga UFW at sa lahat ng ating mga kababayan. Ingat po tayo lagi hanggang sa muli nating paglalive. Please, share and subscribe my YouTube channel, Pinoy Firearms Instructor, na may slogan na gunsmith din naman. So, mag-upload ako ng video
yung nakita ko doon sa mga member ko sa group chat, maraming magagaling pumutok. So magbibigay ako ng tips ng Quick Change Magazine. Tips lang yun. So, baka pulutan ninyo, tingnan din ninyo yung mga style. Hindi ko naman sinasabi na magaling yung turo ko, magaling ako. Kundi baka makapulot din kayo ng konting kalaman sa akin. So, antabayanan ninyo yung aking mga pag-upload ng mga video. Sobrang nabisi lang ako ngayong Linggo. Dahil pakarami kong trabaho. So, papaalam na muna ako. Saktong mag isang oras lang tayo. So, pupunta tayo sa ating live chat. At titingnan muna natin pala yung mga ano. Tingnan muna natin yung mga chat dito. Andali, upo muna ako. Tingnan natin yung mga question dito. Para naman magbigyan natin. Okay, upo muna ako. At medyo mga line na. Tanda na eh. So, ito na. Ating messages. Tingnan natin yung mga messages. Kasi yung mga present. Aba, una si Kyle Wesley Kasilag. Again, watching from London. O, naku. London. Ito naman ang ating mga FW. Kalat sa buong mundo. Ingat ka dyan sa London. Okay. Yung ating mga member, mahilig dyan pumunta sa loan. London, loan dito, loan doon. Loan ang loan. Dami utang. Parang ako. Joke. Yan o. Yung iba daw, mahilig sa pumunta sa London. Loan dito, London. Loan ang loan. Maraming loan. Ubus ang sweldo. Okay, joke lang. Kailwa Wesley Kasilag. Okay. Mahirap banggitin yung kanyang middle name. Si Jun Mangubat, present. Good evening, sir. Okay, shout out sa'yo. At nandito ang ating magaling na masinist. Si Org20RG21, Simon, na nasa Amerika. Yan, ang magaling na masinist. Masinist yan si, ano, Simon Fernandez. Si Rualdo Ponce. Yan, siya pa si Rualdo Ponce. Laging present din yan. Yan yung mga gustong-gusto talagang matuto eh. At saka si Albert. Sino to? Si Albert Mayuga. Present daw siya. Si Ray Ambrosio. Present din siya. Si Robert Sibi. Ito yung estudyante ko na magaling na magturno ngayon eh. Yung mama na ayaw na magturno. Negosyante na siya. Si Robert Sipi. Okay. Si Greg Certisa. Present, sir. Si Roger DeJuz. Kumaway-kaway pa siya. Si Wilson Adarlo Vlogs. Uy, ano yun niyang YouTube channel ni Wilson Adarlo? Tingnan ninyo kung ano yung mga vlogs niya. May vlog siya, yun. Present siya. Ito yung mga ano natin. Yung mga talagang gustong matuto. Matuto lang ang ilan sa inyo. Ako ay tuwan-tuwa na. Okay? At least. Ano tayo? Si Mark Kisora. Maraming salamat, coach. Yan ang gusto ko matutunan. Talaga. Okay, bumili ka ng torno. Mag-ipon ka. Baka may torno ka na. Actually, napakadali lang mag-torno. Pag kayo interesado dyan, itong ginawa ko na to, yung mag-bubble barrel kayo, ito na yun. Napakadali. Kikita kayo ng malaki. Kung kaya kung niya sa lugar ninyo ay maraming mga shooter-shooter. Actually, makwento ko lang sa inyo, no? Kapos din ako sa budget nun. Bakit ka mo? Nagpapaaral ako ng mga kuliyo eh. Meron akong nasa college na isang pharmacist at saka isang HRM. Mabigat sa bulsa, sasabayan mo pa nitong shooter pag-shooting. Ngayon, bibili ka pa ng magagandang baril. Saan ka kukuha niyan? Kahit pa malaki ang kita mo,
Kung basta may nagka-college camp, isa nga lang, hirap na. Allowance pa lang nun eh. Kamot ka na lang hindi Makati. So wala kang budget sa mga mamahali na baril. So anong ginawa ko? Bumili lang ako ng murahin na baril. Federal. 15,000 yung federal nun. 1996. Eh, marunong akong mag-turn, magano. Umuso yung mga high capacity ay single yun. Single stock yun. Standard. Nilagari ko yung ano, yung receiver. Ginawa akong ano, ginawa akong high cap. Tawanan yung mga member namin. Kaya pag ako'y dumadayo nun, sikat ako, sabi na nakakita na kayo ng federal na high cap. Yan. Elmer, oh, tinitingnan niya yung mga baril ko, mga taga-pipili. Oh, ang galing ah. Okay po, mabilip sila sa akin. So, yun yung mga karanasan ko. Wala tayong pambiling magandang baril eh. Oh, umuso yung mga compensator na yan. Ginawa ko ng compensator. Ang nangyari, marami nagpagawa sa akin ng compensator. Yung nga lang, libre kasi hindi pa ako gasmit nun eh. Masinsya pa ako nun eh. Ginagawa namin ng mga sasakyan pa eh. So doon ako natuto hanggang marami na silang nagpapagawa sa akin ng mga baril. Hanggang sa marami na ako natutunan sa baril. Hanggang sa nakapunta na ng Saudi at naging gunsmith na ako sa Saudi. First time na maging gunsmith ako sa Saudi. Sa Pilipinas, hindi ako naging gunsmith sa totoo lang. Naging gunsmith ako doon pero puro libre, puro kumbaga puro pakisama, puro libre ganyan. Hindi ako sumisingil. Okay. Eh sabi ko, aba, kinakailangan magpakinabangan mo na ito. Libre-libre lang dito eh. Wala naman ako lisensya ng gunsmithing doon. Noon eh. Pagdating ko yung Saudi, naku, nandiyan na ang mga lahat na ng kalibre ng baril. Oh, yan ang, dyan ako nag-umpisa. Wala, hindi ako nag-umpisa na ako'y marunong na. Walang nagturo sa akin. Kaya sabi ko, walang nagturo sa akin, pero ako ay natuto. Kung ako ay magtuturo, siguradong may matututo. Yun ang aking ano sa akin. Kaya ginawa ko na itong mission sa buhay na magturo ng libre. Kaya swerte rin kayo. At hindi ako sisingil sa inyo. Promise. So, yan ang aking karanasan. Si Vera Monteverde. Magandang gabi po, Coach. Arnel. Natatandaan ko na itong mga present lagi. Si Arnel Cabrillas. Present din. Si Greg Certiza. Greg Certiza. Ito si Greg. Marami alam din nito si Greg. Ito yung alam nito yung mga experience eh. Kasi ang tao, by experience, matututo ka talaga eh kung ikaw ay interesado sa isang bagay. Matututo ka. Kaya ako believe dito kay Greg. Ito lang. Pag kami nagkukwentuhan sa live chat, eh natutuwa ako sa kanya dahil ang dami niyang experience, may background pala ito sa masinsyap. So, nakaka-relate. Pag ako'y nag-topic, relate na relate siya. Sa aking ano. Okay, bakit ko tinuturo sa inyo itong late machine operation? Eh, gusto ninyong maging gunsmith. Hindi kayo magiging magaling na gunsmith kung hindi kayo marunong gumamit ng torno. Ng late. Hindi kayo magiging magaling. Kung ang gagamitin lamang ninyo ay yung mga kikil, martilyo, lagari, eh yun ang tinatawag na yun ang danaw. Nakakagawa sila ng baril. Eh, how much more ha? Yun ang sinasabi ko. Ang danaw, backyard, nakakagawa ng baril. Ang kanila pang barina yung mga manumanong di ganun. Nasa bundok sila, walang kurente doon kasi nagtatago sila eh. Nakikakwentuhan ko dito yung ano ko eh, yung dati namin gasmith eh. Kung kilala ninyo si Bulmero ng Danaw, matanda na, nag-resign na dito. Pero magaling, 14 years old pa lang daw siya nung siya ay nag-gasmith. Pero sa experience niya, ay paggawin mo ng 1911 at ng 38, hindi mo basta-basta masasabing reject. Magaling siya.
eh, nasa bundok siya gumagawa. Gamit niya yung mga barina na di mano. Oh, mga bakal, daladala niya doon, nagari, titil. Yun lang ang gagamit niya. And how much more na ikaw ay machinist? Ano ang lamang mo doon sa mga gumagawa ng backyard? Ano ang lamang mo? O di mas pulido yung sa iyo, mas precise yung sa iyo kasi makina ang gumawa. Yun ang gusto kong ipunto sa inyo. Kung nakakagawa sila by manual hand, using only these tools, files, hacksaw, hammer, using vice, nakakagawa sila, ay how much more? Marunong kang mag-operate, marunong kang gumawa ng pisa sa torno. So yun lang ang gusto kong ipunto sa inyo. Kaya napaka-importante ito. Yung iba siguro mabuboard sa pagtuturo ko. Bakit? Putol-putol. Yan po ay kinuha ko sa Piatti University ng isang taon. Pagagawin ka muna ng mga project na katakot-takot bago ka makahawak niyan. Dadaan ka talaga sa mga ano, second semester na ikaw makakahawak niyan. Mantakin mo, third semester, hindi ka pa makakahawak niyan. Mga martilyo, kikil, pakot pa lang at mga barina, mga ano lang, ano mo. Second semester ka makakahawak ng torno. Ay kayo, ilang live pa lang natin na i-discuss ko na sa inyo yan. Mas mabilis. Kaso nga lang, hindi ko kaagad na pwedeng ituturo sa inyo yung threading, yung tapering, yung what are jobs done in lathe machine, reboring, unti-unti yan. Yung mga pag-operate nito, hindi ko kagad ituturo lahat. Manual muna, manual operation din, automatic operation. Ganun ang pagtuturo. So, sana, huwag kayong mainip. Darating din tayo dyan. Yung ginawa ko na yun, pinutol ko na kasi haba tayo. Magbubutas rin lang naman yun eh. Yun din naman ang gagawin natin. Kaya para hindi kayo mainip, pinutol ko na yung pag-ano. So, ganun lang yun. At sa sunod, makikita ninyo, magre-reboard naman tayo. Okay. Bago tayo magtapos, kung may mga request kayo, pwede naman natin isingit. Kung may mga katanungan kayo, pwede ninyong itanong. Yung mga member, huwag kayong magtatanong ng personal sa akin. Doon sa group chat natin, kaya nga tayo may online school, doon kayo magtatanong sapagkat maraming sumasagot doon. Minsan, pagbasa ko, may sumagot na. Tama naman, eh, bakit ko pa sasagutin? Kung kinakailangan ko na lang dagdagan, dagdagan ko na lang. So, totoo ako sa inyo doon. Ang dami pala nating mga member ng mga shooter, magagaling. So, okay, dire-diretso lang. At ako'y magbibigay din sa inyo ng mga tips. Pero hindi ako kasing galing ninyo, ha. Talo ninyo ako sa shooting. Wala na. Mantaking umpisa nung ako'y nakapagtrabaho dito, 18 years, hindi na ako nakasali ng mga kompetisyon. Nakakapatok lang ako paminsan-minsan, pa ilang bala pag magtitesting na silang baril. Yun lang. Pero nasa dugo na natin yung pagiging shooter. Pero, sa pagiging coach ko dito, marami akong napagaling na shooter dito. Tinagmamalaki ko sa inyo yan. At hanggang ngayon, mga kernel na yung mga tinuruan ko. Yung isa kong tinuruan, nasa Amerika, abogado na siya, nag-aaral pa dun. Mataas na pa. Hanggang ngayon, pag nakikita ko, nahihiya ako sa kanya dahil bata pa siya ng tinuruan ko, ngayon official na siya. Bumabaw sa akin siya, say. Pag nakikita ko. So, ganyan lang. Yung mga tinuruan ko dito ay hindi naman sila na lumalaban na rin sa GCC. Nag-champion nga sa GCC rin. Kinukwento kasi yung GCC, yung Arab, lahat ng Arab countries na mga polis, nagko-competition. Kukompetition sila, pumipili sila sa halimbawa Qatar, Saudi, Oman, pipili sila doon ng mga panlaban.
eh mga estudyante kong nilabanan nila, sorry sila. Nilampaso sila ng estudyante ko. Sampir iyak nga ang Dubai sa amin nun eh. Iyak, hindi sila manalo. So, ganun, nung panahonan ko, eh ngayon eh wala nang competition kaya dahil itong COVID na to eh. So, ako natutuwa na kahit hindi ako magaling, eh nakakapagturo na ako. So, hindi ko man napagaling yung sarili ko, eh makakapagpagaling naman ako ng, makakapag-train naman ako ng iba. Ganun lang yan. Okay, marami na akong paalam. Okay, hanggang dito na lamang at pupunta na tayo sa ating live chat, doon sa ating group chat. Pupunta tayo doon at doon tayo magkwento, pagpatuloy natin ating kwentuhan. Okay. At magtanungan doon kung ano man ang ating naging karanasan. At kung mga ano pa yung mga gusto ninyong matutunan, sabihin ninyo doon at ating ano. So, andito na tayo. Sa late operation, ito na yung napaka-interesting na pagtuturo. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Ingat tayo. Bye-bye. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, Nagasmit Dinaman. Sign out muna tayo.